What's up, guys? Welcome to my channel. It's me, Angelo, here. Ako naman si Shema. And in this video, share natin sa inyo kung paano kung nag-share sa stock market. Dito, malalaman nyo rin kung magkano ba talaga ang pera na kailangan nyo para makabili ng shares. Yes. Tama! Paano nga ba bumili ng stocks? Noon, Hello? Hi, Ma'am Jo. Si Alvin to from Shopmang Brokerage. May magandang stock ngayon, yung JFC. They are bound for expansion sa iba't ibang bansa. Baka gusto nyo bumili. So ngayon, nasa 50 pesos pa lang siya. Ay, sir, nasa labas na ako. Sir, tawag na ako sa iyo. Dito ka na rin. Okay. Sige. Bye. 1 hour later. Hello, Chef Mong Brokerage. Oh, hi, sir. This is Miao Jo. Pwede na bang bumili ng shares? Ay, naku, ma'am. Tumaas na siya. Nasa 60 pesos na yun. Ay, tumaas na? Sige, sir. Bili na ako ng mga 40 shares. Okay, ma'am. Mas ko na pa yung order. Thanks. Okay, salamat. Bye! Pero ngayon, online na. Para ka nalang nag-online shopping sa Shopee o Lazada. Basta meron kang cellphone o gadget at internet connection, makakabili ka na kahit nasaan ka pa. At ngayon, papakita namin sa inyo kung paano kami bumibili ng stocks gamit yung mga broker na ginagamit namin. Sa akin, yung COL Financial at kay Miao Jo, yung FisrtMetroSec online. Tara! So, ito na nga yung windows ng COL Financial. Nandito tayo ngayon sa homepage after nyo mag-login. So, since ipapakita ko sa inyo kung paano ako bumibili ng stocks gamit yung broker na COL Financial, tara, punta tayo sa trade. Trade tab. And then, enter order. Okay. So, since ngayon ay Sunday, close ang market. Kasi ang market sa Pilipinas or stock market sa Pilipinas, open lang siya Monday to Friday from 9:30 up to 1 p.m. Pero huwag kayong mag-alala, para dun sa mga walang time, bumili ng stocks during those trading hours, meron naman tayong options bumili during off hour. Ito yung tinatawag nating off hour order dito sa COL Financial. So, i-click nyo lang itong off hour order. And then, it will lead you to this window na kung saan pwede na kayo mag-place ng order nyo kahit hindi bukas yung market. Isa-isahin natin. So, sa transaction, meron siyang two options, buy and sell. Siyempre, kung meron kang existing na stocks na gusto mo nang ibenta on Monday, for example, pwede mo na siyang ibenta gamit itong off-hour order. Click niya lang yung sell. But since bibili tayo ng bagong stocks, click natin yung buy. And then sa terms naman, be-place niya yung order mo, ATO or ATC. ATO means at the opening and ATC at the closing or before the closing ng market. Siyempre, i-click natin at the opening kasi gusto natin maka-purchase ng bagong stocks once na mag-open yung market. And then the stock code. Ang stock code is parang initials ng companies na nakalista sa PSE. Meron tayong 300 plus na companies na nakalista sa PSE. If you want to check on that, pwede nyo i-click tong stock list. Dito nyo din makikita yung mga ticker niya o yung stock code ng mga company na yon. For example, bibili ako ng Jollibee. So, ang ticker ni Jollibee ay JFC. Click nyo lang yan. Or enter nyo dahil mabas. O, at the right side, so, kapag tama yung ticker na or stock code na nilagay mo dito, lalabas yung information dito sa right side. Itong information na to is
yung transaction from the last trading day, which is last Friday. Ito yung mga naging transaction niya. And then kung titingnan natin tong window na to, nag-open siya ng 194 pesos and then nag-close siya ng 195 pesos. Pero umabot siya, yung pinakababa niya during that day is 192 pesos. Okay? So kung bibili na tayo ng shares, siyempre kailangan natin ilagay kung ilang shares nga ba yung kailangan natin bilhin or yung gusto natin bilhin. Pagbibili naman ng number of shares, isa ito sa mga dapat yung tandaan. Isa ito sa pinaka-importante. Kasi hindi kayo basta-basta pwedeng bumili ng shares na gusto nyo na hindi angkop dun sa board lot niya. Ano ba yung board lot? So kung nagpupunta kayo ng palengke, sigurado ako alam nyo to. Di ba sa palengke may mga area doon na nagbebenta ng per tumpok? Yung may 10 tumpok, 20 tumpok. So ganyan din sa stock market. Hindi mo siya mabibili ng paisa-isa. Mabibili mo lang siya per tumpok. Yung tinatawag nating board lot. So kagaya ni Jollibee, ang board lot niya is 10. So ibig sabihin, ang multiplier niya is 10 pag bibili ka ng stocks. Example, 10, 20, 30, and so on and so forth. Kung babalikan natin itong JFC, ang board lot niya is 10. So ibig sabihin, makakabili ka lang ng stocks, minimum of 10, and multiple of 10. Ano ibig sabihin nun? So pag bibili ka ng shares, starting from 10, and then next is 20, 30, 40, and so on. Hindi ka makakabili ng 11, 12, 13, or yung mga butal na tinatawag natin. Kailangan ang multiplier niya is by 10. Halimbawa, bibili ako ng 20 shares. And ikaw yung magsaset kung kano yung gusto mong price na para bilhin yung stock na yon. Okay? So, halimbawa, gusto ko siyang damputin agad on the opening. I-set ko yung price ko kung saan siya nag-close. Kano yung closing niya? 195. So, halimbawa, gusto ko nang bumili ng JFC at the opening ng market sa halagang 195. Okay? So, i-place ko lang yung order. Click ko tong preview order. Pupunta na tayo dito sa window na to. So, in this window, makikita nyo kung magkano yung total na ibabawas dun sa buying power mo. So, dito, total order niya is 3,922. Meron kang number of shares na 20. Pero tandaan nyo guys, pwede yung 10 lang. Kung 10 yan, nasa magkano lang to? Nasa 1,000 plus lang. Diba? So, sa halagang 1,000 plus, makakabili ka na ng shares ng Jollibee. And then, ito yung mga taxes and other fees. Kasi nga, gumagamit tayo ng broker or ng mediator, syempre, meron silang fees para naman kumita sila, di ba? And yung VAT, kaya kinukuhanan tayo ng TIN kapag nag-register tayo kasi may tax. And then, after nyan, ma-check mo na, enter nyo lang yung password. Password nyo. Boom! Ito na yan. So, ito na yung confirmation na in-accept na ni COL Financial yung order mo. So, by Monday, automatic, i-queue niya na yan kapag open ng market ng 9:30. So, ngayon, saan naman pumupunta yung list ng mga nabili mo ng stocks? Sa loob yun ng portfolio mo. So, dun pa rin, under ng trade tab, punta tayo dito sa portfolio. Click nyo lang itong portfolio. Kumita na pala ako ng 100% sa isa sa mga stock na binili ko. At saka kay Jollibee, kumita na ako ng 34%. Amazing! Pero guys, tandaan nyo, hindi ito stock recommendation. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung potensyal na pwede nyong makuha
sa stock market. And hindi rin ito yung tipong getting rich quick scheme. Gusto ko lang ding sabihin sa inyo na this is a long-term investing, guys. And it requires time, effort, para magkaroon kayo ng conviction dun sa company na bibili nyo. Siyempre, kailangan nyo rin aralin kung yung growth ng company na bibili nyo. Kagaya ni Jollibee, ni Metrobank, ni Ayala, at kung kailan kayo dapat bumili. Yan yung mga bagay na isi-share namin sa aming mga susunod pang mga video. Okay guys, itutour ko naman kayo sa platform na gamit ko, which is FisrtMetroSec. Kaya kung may mga Metrobank account kayo sa Pinas, ito na gamitin nyo para less hassle. So this is the main page of FisrtMetroSec. So punta tayo sa trade. Yan. So makikita natin yung enter order. By the way, pag hindi nyo alam kung ano yung code ng stock na bibilhin natin, punta tayo sa symbol guide. Click this. Yan. Dito lumalabas yung list of companies na nakaregister sa PSE. For example, bibili ako ng shares sa Metrobank. Hanapin natin dito. Ayan. So, click natin. Lumalabas na siya dito sa box. Click ang buy kasi bibili tayo. And lalabas ang quote. Ask price is $47.50. And quantity is 100 kasi yun ang pinaka-minimum ng stock na Metrobank. Let's key in the price. $47.50. Yan. And total value of 100 shares ng Metrobank is 4,750. Next, click preview order. Ayan. Ayan guys, next step is confirming our order. Mapapansin nyo may total charges na 23.11. Ito kasi yung brokerage fee at tax per transaction. At nagmamatter to kung ilang shares yung binibili natin. So, i-click mo tong, like, KN mo yung password and confirm. Ayan, order has been sent. So, since sarado yung market today kasi it's weekend, mapi-place yung order mo once mag-open na yung market sa Monday. I-check natin sa view orders. Ayan, nag-queue na siya dito guys. So guys, para makita nyo ang list of stock na binili nyo, punta lang kayo sa portfolio. Ayan. So ito pala yung stocks na nabili ko. Wow, may 5% na ako sa MBT. By the way guys, isa sa hawak kong stock is Metrobank. Binili ko to last year. Instead na ilagay ko lahat ng savings ko sa bangko, binili ko siya ng shares. Nung kasagsagan ng pandemya, nag-down ito ng 12%. Pero hindi ako nag-panic. Hinayaan ko lang at dahil confident ako sa company ito. So ngayon, may good news ako, up na siya ng 5%. Kaysa naman, ilagay ko lang siya sa bangko, nagbibigay lang sila ng 1.625% of interest per year. Eh, kumusta naman ang inflation na 2.4% this year at projected siya na magiging 3% next year? Inflation, according to the Investopedia, inflation is the decline of purchasing power of a given currency over time. Sa Pilipinas, ito ay ang pagbaba ng halaga ng piso. Kung dati, makakabili ka ng 3 kamatis, ngayon, 1 kamatis na lang. Inflation,
Kaya guys, kung may plano kayong mag-invest or may investment na kayo, make sure na nabibit ng investment nyo yung inflation rate. Otherwise, magde-depreciate lang yung value ng investment nyo. Inflation! So yun lang po na guys for this video. At kung may mga tanong pa kayo, just comment down below. And by the way, gumawa kami ng Telegram group. Lagay namin yung link sa description sa baba. And if you want to join, just click the link from the description. Kung may mga tanong at share kayo, pag-usapan natin yung segment. At sana may natutunan kayo. Please do like, share, and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para update kayo sa aming mga future videos. Because we are in peace together. Thank you for watching. God bless. Bye.